Mga kaibigan, welcome back at sa videong ito ay pag-uusapan natin ang secret room sa Vatican na pinaniniwalaang naglalaman ng mga revelasyon tungkol sa ating mundo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyo ng ganitong klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Vatican City, sa mga hindi nakakaalam ay isa itong syudad sa Roma, Italy, na kung saan dito located ang headquarters ng Roman Catholic Church. Dito nakatira ang Pope at dito rin matatagpuan ang mga documents at archives na naglalaman ng iba't ibang impormasyon. At ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit may mga dokumento sa Vatican na mahigpit na ginagwardyahan at talaga namang nakakandado ito na sinasabi ng iba ay naglalaman daw ng mga sikreto at revelasyon tungkol sa ating mundo at sa labas ng ating mundo. Mga kaibigan, noong 17th century ay si Pope Paul V ay nag-utos na ilipat ang mga dokumento sa isang kwarto na kung saan inutusan niya na dapat walang makakapunta doon na kahit na sino man hanggang sa taong 1881. Pero mga kaibigan, hanggang ngayon ay talagang mahigpit na ginagwardyahan at binabantayan yung kwarto na yun. Ang tanong ay, bakit? Ano ba ang nilalaman nun na napakahalaga na hindi dapat malaman ng ordinaryong tao kagaya natin? Sabi ng ibang researchers ay naglalaman daw kasi yun ng mga documents and archives na pag nalaman ng tao ay maaaring ikabagsak ng simbahang Katoliko. Sabi nga ni David Childress, author ng Technology of the Gods, ay alam daw ng simbahan na totoo ang extraterrestrials o mga alien. At sa kwartong iyon, dun nakasulat daw lahat ng impormasyon tungkol sa kanila. Pero tinatago lang nila ito. Mga kaibigan, sinasabi din ng mga researchers na baka ang nilalaman ng secret archives sa Vatican ay ang mga detalye ng mga messages na natanggap ni Giordano Bruno galing sa mga extraterrestrials. Mga impormasyon na magpapaliwanag sa ating existence. Kaibigan, sinasabi din nila na ang secret room na yun ay naglalaman ng hidden evidences patungkol sa Miracle of Fatima. At sa mga hindi nakakaalam, ang Miracle of Fatima o tinatawag ng iba na Miracle of the Sun ay isang series of events na nangyari noong October 13, 1917 sa Fatima, Portugal, na dinaluhan ng halos 70,000 na katao. At nanggaling ang impormasyon na magkakaroon daw ng milagro sa araw na yun mula sa tatlong bata na sina Lucia Santos, Francisco, at Jacinta Marto. Silang tatlo ay nakatanggap daw ng mensahe galing sa mga extraterrestrials, pero ang sinasabi ng simbahan ay si Virgin Mary daw ang nakita nila. Mga kaibigan, ang sinasabi ng mga tao na kabilang sa 70,000 na nakasaksi nung araw na yon ay ang nakita daw nila ay isang malaking spinning silver disc. At hanggang ngayon ho ay hindi ina-acknowledge ng simbahan ang nangyaring milagro sa Fatima. Kung nagtataka kayo kung anong mensahe ang natanggap ng tatlong bata galing sa extraterrestrials ay ito ang mismong sinabi sa kanila. Hindi kayo nag-iisa sa mundong to at sa buong kalawakan. Andito kami. Matagal na kaming nandito, 1,000 taon na ang nakakaraan. At inoobserbahan lang namin kayo. Maghanda ang sangkatauhan dahil babalik na kami. Mga kaibigan, tatlong mensahe po yung natanggap ng mga bata. At ang nakakapagtaka dito ay hanggang ngayon ay ayaw i-release ng Pope yung pangatlong mensahe na natanggap nila. Ang tanong ay ano kaya ang nilalaman ng mensahe na yon? Mga kaibigan, sabi ni Giorgio A. Zucalos, publisher ng Legendary Times Magazine, ay ang nilalaman daw ng ikatlong mensahe na natanggap ng mga bata ay tungkol sa extraterrestrial life. At ang nakakapagtaka dito ay bakit kailangang i-deny ito ng ating simbahan. Pinaniniwalaan ng mga nakasaksi doon na ang nangyaring milagro sa Fatima
ay visitation ng mga aliens dito sa ating mundo. Mga kaibigan, alam kaya ng Vatican lahat ng tungkol sa labas ng ating mundo? At kung oo, bakit kaya nila ito kailangang itago sa atin? Ano't ano pa man, mga kaibigan, ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba ito o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.